Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, taga sa Bagbaybay sa Punto Pulpunto, katotohanan ating pag-usapan. Mr. Curious, nandito po nga pala si 721 Catholic, ang inyong lingkod. At ito po ngayon ang ating topic ay tungkol po doon sa napag-usapang face-to-face public debate sa pagitan ni Dino Diaz at ni Brother Romel A. Palma, kung saan po ang usapang ito ay naganap lang po kagabi. Ngayon po mga kapatid, panuurin po natin sa baybayan at pakinggan kung bakit po napunta ang usapan sa debate ni na Brother Romel A. Palma at Dino Diaz. Ngayon po kapatid, panuurin natin ang video ito. Yes, Brother Wendell. Ganito na lang. Pag sakaling gagamit siya ng hiligay nun, si Brad Romel ang magiging translator para maitama. Yan! Ano, okay kayo? Okay sa'yo? Ito pa lang si kapatid na Wendell Talibong ang naging dahilan kung bakit napasok sa usapan itong si kapatid nating na Romel A. Palma. Ano, okay kayo? Okay sa'yo, Dino, na kung gumamit ka ng hiligay nun, gagamitin ko si Romel as my translator. Translator? Pero hindi siya magpaliwanag doon, mag-translate. Eh paano kung maunawa ko hindi niya papaliwanag yun? Translate nga. Gusto mo pa talaga define na napakasinungaling ni Romel. Tulad pa lang doon sa kasunod. Ang totoo, sinungalan niya ba ang kapatid natin si Romel A. Palma? Alamin natin mga kapatid, ano kaya ang susunod na sasabihin itong si Dino Diaz laban sa kapatid na Romel A. Palma? Tulang-tulang doon sa kasunduan namin, napakasinungaling. Ano napakasinungaling? Ano sinungaling bro? Sabi naman pala kapatid na Romel eh, napakasinungaling mo daw ayon kay Dino Diaz. Sige nga, patunayan mo nga kung totoong hindi ka sinungaling. Ano sinungaling bro? Takot na takot ka nga eh, hindi ka nga aharap ng face to face. Ano kapatid na Dino Diaz eh? Takot na takot ka raw. Sige nga, sino nga kaya ang hindi sinungaling at sinungaling sa inyong dalawa? Nakaharap ng face to face, ako pang sinungaling, naghahamon ka tapos hindi mo kayang panindigan yung paghahamon. Nung bakla ka ba? Oh, sabi sa'yo, Romel. Hindi mo pala ka daw kayang panindigan yung hamon mo, kapatid na Dino Diaz. Ano ba to? Kanina sabi mo, si Romel ay palpa itong sinungaling. Eh parang lumalabas na natatakot ka sa kanya. Kapatid. Oh, sabi sa iyo Romel pano, no? Una-una Brad, no? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong face to face kasi well, never ever pa nangyari na history dito sa Haro Plaza na pangkanto yung debate. Naunawaan mo Romel, wala kang may pakitang debate. Meron bakit takot kang humarap sa lugar mo mismo? Lugar mo na mismo yung pupuntahan natin, bakit ayaw mo? Kapatid ni Dino Diaz, sarili mo ng lugar, ayaw mo pa daw puntahan. Ano ba to? Sige nga, kung totoo kasing katotohanan ang hawak mo kapatid, kahit saang lugar ka pa dalhin o hikayatin ng isang tao para mapatunayan mo yung katotohanan, dadalo at pupunta ka ng walang pag-alinlangan kapatid. Wag ka na magdahilan bro. Hindi yung dahilan Romel, takot ka talaga sa akin. Kapatid na Romel A. Palma, ikaw na naman daw yung takot sa kanya. Ang yung manunood natin kapatid, talagang nalilito na kung sino ba yung takot sa yung dalawa. Ano kayang pwede natin gawin dito kapatid? Hindi humarap ka ng face to face. Ito na kapatid, naghamon na itong si kapatid na Romel Palma ng face to face public debate. Ano kayang tugon nito ni kapatid na Dino Diaz? Hindi mo maiprove. Humarap ka ng face to face bro, wag ka na magbubunganga dyan. Humarap ka ng face to face. Naku Romel naman, oo. Palabas mo lang yan kasi takot ka talaga. Ikaw yung nagpapalabas bro, humarap ka ng face to face. Bro, ikaw naman ang inaapura ni Romel Palma na magkita kayo. Ikaw lang daming dahilan eh, kung ano naman dinadahilan mo eh. Jando. Tama ka dyan kapatid na Jando. Kanina pa itong si kapatid na Dino Diaz nang takot daw si Romel A. Palma, pero bakit ayaw naman itong humarap sa face-to-face na tugon ni kapatid na Romel A. Palma sa ngayon? Sa bagay ano, ano kayang dahilan nito si kapatid na Dino Diaz kung bakit ayaw niya? Jando, ayong sa'yo may question that at actual at kinig ka sa kasunduan namin ni Romel, no? Ito kasi Jando, no? Saat ko kay Romel, ako kasi, you know, kasi magbabiyahe ako. Marami akong pinapuntahang mission, schedule. Ano yan, i-fix mo na ad kung gusto. Yun naman pala kapatid na dyan, no? Martes ka daw sabi nitong si Dino Diaz.
Alam mo lang, sabi niya nga naman, di ba? Marami daw siyang misyon na pinupuntahan, kaya halos wala siyang oras siguro para harapin itong si kapatid na Romel A. Palma sa kanilang face-to-face public debate. I-fix mo na ad kung gusto mo face-to-face kasi sa online, no? Limbawa, online, may na-signal sa akin. Piso wifi, maghulog ako 5 piso, isang oras na 10 piso, tapos ate, 10 hours na. So kung gusto mo talagang i-schedule yan sa public, i-fix mo na. Una, gusto natin... Mukhang may nabubuong magandang usapan dito, ah. Iika nga ni kapatid na Dino Diaz, kung gusto mo itong isip sa public, isip mo na. Kaya, abangan natin kung matutuloy itong public debate na magaganap dito sa Iloilo, mga kapat. Dino Diaz versus Romel A. Kung talagang i-schedule yan sa public, i-fix mo na. Una, gusto natin maging legal. Ayaw ko din naman ang mayroong batuhin. May punto ka, kapatid na Dino Diaz. Na. Dapat nga naman talaga, yung public debate ay legal yung meron tayong permit. Ayaw ko din naman ang mayroong batuhin sa atin dyan. Alam naman natin yung plaza. No, tulad din sa independence sa Cebu, ano pag blowing na. So ganun yung mangyayari dito, never pa nangyari sa history na mayroong kanto na debate. So kuha ka ng legal na pamaraan tulad ng ano, kuha kang permit para hindi man lang tayo sitahin dyan. So baka hindi mo ma-provide. Alakas mo kasi mag-demand, bro. Ikaw yung matapang ang hamon, pero hindi mo pala kayang paninigan yung hamon mo. Nagahamon ka na nagahamon, tapos ikaw pa yung nagde-demand. Ano ka? Anong klaseng demand yan? Ayaw mo bang samahan ako? Di ba sabi ko, samahan mo ko kung gusto mo ng demand mo. Ayaw mo rin. Isa lang ibig sabihin yun, bro. Talagang nababahag yung buntot mo kapag katotohanan yung pag-uusapan natin. Bro, Romel. Yes, bro. Ayun, kapatid na Dino Diaz. Talagang hinahamon ka na nito ni kapatid na Romel A. Palma. Nababahag daw yung buntot mo kaya hindi mo daw siya kayang harapin. Naku po, kung ako sa'yo, kapatid na Dino Diaz, harapin mo na ito at tanggapin yung hamon nito ni Romel A. Palma na magkaroon kayo ng public debate para sabihin niyang talagang hindi nababahag ang buntot mo, kapatid. Bro Romel! Yes, bro! Dahil si gusto niya na kuha ng permit, dapat sasama siya sa pagkuha ng permit at may proper na paglagda talaga. Yan yung sinasabi ko sa kanya, bro. Kaya lang, ang gusto niya, bro, ako lang lahat. Unfair! Ay, hindi ganon. Unfair! Unfair ka, bro! Unfair ka! Conversation natin, pinakita ko na lahat. Unfair ka, bro. Kasi ito, akin ang face-to-face. Dino Diaz. Dino Diaz, sangayon ka ba na sasama ka ni Brad Romel para magkuha ng permit? Para ma-official talaga? Ito nga, Wendell. Ito na, mga kapatid, exciting na. Kasi permit na po yung pinag-uusapan nitong sina Dino Diaz, Brother Romel A. Palma, at si Brother Windy Talibong. Permit na yung pinag-uusapan, kapatid. So, ibig sabihin, napakalaki ng posibilidad na matutuloy na itong public debate sa pagitan ni Dino Diaz at ni kapatid na Romel A. Palma. Ito nga, Wendell, no? Kasi nga sabi ko sa'yo, busy ako sa mission. Busy rin ako, bro! Busy rin ako! Busy rin kami, bro! Lahat kami busy, bro! Parang lahat busy na dito sa usapang ganito, ah. Ako rin naman, ah. Busy rin ako sa kikichismis, no? Kaya ginagawa ko to, yung video na to, para nakichismis sa inyo, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga viewers natin at kapagpanood, para makichismis tayo sa usapan nila. Baka magdahilan! Wala tayo lahat. O ba ganon? Matatapos natin yan dito sa online. Bakit kailangan mo pang face-to-face i-base? Dahil takot ka, bro. Dahil takot ka sa face-to-face. Yun ang gusto mong panitawin. Kaya nga pa ito, mga kapatid, eh. Yung laging binabanggit ni Romel A. Palma, natakot daw itong si kapatid na Dino Diaz sa face-to-face debate. Kaya nga naman, kapatid, no? Ako kasi minsan nanonood din naman ako ng mga debate nila. Pero wala pa akong nabalita ang nakipag-debate itong si Dino Diaz ng face-to-face. Pero malayo natin, nung nakaraan, nakapag-debate ito ng face-to-face. Pero sana maktuhan natin, kapatid, na makipag-debate ito si Brother Dino Diaz ng face-to-face sa public debate. Asahan po namin yan, kapatid. Ikaw lang naman napanood, kaya kakatakutan ko, eh. Romel! Yes, bro!
Ito na lang, dahil naka-live tayo ngayon. Kuha ka ng permit, kailan ang gusto mong debating harapan magkuha si Brad Romel ng permit? Kailan daw din, kailan siya kukuha ng permit? Kailan gusto mong date na harapan? Kailan daw? Kahit Monday, kuha na. Second week of March. Ha? Second week of March. Second week of March. Yun, mga kapatid, narinig nyo ba? Nagbigay na ng date itong si Dini Diaz ukol dun sa usapan nila na magkakaroon ng public debate itong si Dino Diaz versus Brother Romel A. Palma. So naririnig nyo kapatid, sabi niya nga second week of March. Pakinggan ulit natin kapatid para second week of March daw. Yes. Second week of March daw. Anong date sa March? Okay ba, Brad Roman? Second week, mamili lang sa second week of March, mga Wibis, Bernie, Sabado, or Linggo. Punahan ko yan. Ayun naman pala kapatid na Brother Romel A. Palma. Hindi naman pala nababahag ang buntot. Itong si Dino Diaz, sabi niya nga, di ba, mamili ka kahit anong araw dyan sa Wibis, Biyernes, o Sabado, pupuntahan ko yan. Yan ang sabi niya. Ng permit. Okay. So ibig sabihin pala, matapang ka lang pala sa paghahamon, pag face to face na pala hindi ka na pa, hindi ka pala makikipagharapan. Bro, ba't kailangan na security? Sa tagal ko nagkikipag-debate in public, hindi ako kailangan tumawin sa security. Unang-una, pag sinabi kasing Katoliko, wala akong tiwala dyan. Katoliko, lasigiro nga eh. Nakapasakit ng lubitan si Brother Dino Diaz. Kasi pag Katoliko daw, talagang wala siyang tiwala sa Katoliko, mga kapatid na. Kaya lahat ng mga Katoliko dyan, ito ay isa itong halimbawa na kung paano ba kayo pagkakatiwalaan ng isang tao. Bakit nga ba hindi natitiwala si kapatid na Dino Diaz sa katulad kong Katoliko? Lasinggero. Ayun pala mga kapatid. Pag lasinggero, Katoliko na. Kapatid na Dino Diaz, paano po pag may maipakita ako sa iyo na hindi Katoliko, pero lasinggero? Paano po may maipakilala ako sa iyong Baptist na lasinggero? Ibig sabihin ba hindi ka rin katiwala-tiwala? Bro, wala yung patutsadahan, bro. Ang tagal ko nagkikipag-debate in public, hindi ako kailangan kumuha ng security. Ba't ikaw kailangan mo ng security? Ngayon, of course, kailangan talaga mapayapa yung usapin. Kasi halimbawa, pag nasa public kami, mayroong magsisigawan, mayroong susugod sa amin dalawa. Walang ganyan sa public, bro. At tagal ko nagkipag-debate. Brother Wayne din, matagal yan sa public debate. Bago itong online, public debate kami. Wala naman ganyan. Bro, dyan daw. Matas mag-imagine. Bro, dyan daw. Yes. Ito na lang, no? Siya nang bahala sa security niya. Si Brad Romel ang bahala sa permit. Ayun. Ayun. Magandang tugon yun ni kapatid na Wendell, no? Kasi si Brother Dino Diaz yung bahala sa kanyang seguridad, at si kapatid na Romel A. Palma naman ang bahala dun sa permit. Kasi kung magkakaroon din ng seguridad itong si Romel A. Palma, yun yung mga kakilala niyang tao, at kung kukuha naman sarili niyang seguridad itong si Dino Diaz, ito rin yung pinagkakatiwalaan niyang tao. Hindi pwedeng iisa lang yung kukuha ng security, dahil pwedeng maging bias ang security dun, mga kapatid. Ayun, Baladino, okay sa'yo yun. Baladino, okay sa'yo yun. Ikaw bahala sa security mo, tapos si Brother Romel sa permit, payag ka dun. I-complete package siya talaga kasi kayo na gano'n. Di ba sabi mo, wala kang tiwala sa Katoliko? Bro, ang kukunin niya si Kirti. Ganito na, bro. Sa akin yung mukha mo, wala ngayon yan. Correct. Ganito na, bro. Ang si kapatid na John, pinapaurong itong si Dino Diaz sa public debate na hamunan sa pagitan ni Romel A. Palma at ni Dino Diaz. Hindi naman nababahag yung buntot nitong kapatid na Dino Diaz. Kasi nga, haharap siya at papanuurin pa natin yung kapatid na Dino Diaz. Abangan na lang natin, huwag mo naman paurungin, kapatid. Bro, huwag ka na lang mag-anap ng security, bro. Di naman kami ganyan, eh. Di naman kami mga butang hero kapag
nagkipagdebate, wala kaming record na ganyan. Bro, Wendell, actually bro, meron na kaming pinag-usapan yan dati na sa isang lugar, hindi ko lugar ha, hindi ko rin lugar. Actually, kinausap ko lang yung mga kakilala ko doon, meron akong kakilala na ipaprocess. Okay na sana yon, okay na. Meron ng barangay captain na papaprubahan na lang sa barangay captain. Kaya lang, ang gusto niya bro ay... Ano ka? Pupunta ka sa ganito, 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 tapos hindi naman pala haharap. Yun yung gusto niya. Ah, hindi. Hanggang sa lugar mo na nga eh. Lugar mo na nga. Ayaw mo pa. Huwag kang siya. Paano ang lugar? So, what are you na? Wala bro. Wala yung, walang kwenta yan bro. Saka walang kwenta pala to. Ah, walang kwenta? Ano daw kapatid na Dino Diaz? Wala ka raw kwenta sa binila. Patunayan mo kapatid na may kwenta ka. Tanggapin mo yung hamon ni... Brother Romel A. Palma, at dumating ka sa mismong hamong ganun para masabihin nilang tama, may kwenta nga naman si Dino Diaz. Kaya asahan na namin kapatid na ikaw ay darating at sasabihin namin totoo nga hindi nababahag ang buntot ni Dino Diaz at may kwenta si Dino Diaz. Ayan po. Walang kwenta? Bro, ano na lang bro? Malas na po. Ang sinabi ni Brother Wendell ganito, total, ang issue mo naman ni security, ikaw kumuha ng security mo, si Brother Romel sa permit, ang mahalaga, matuloy yan. Kasi wala ka ng palatiwala sa Katoliko, huwag ka kukuha sa, huwag mo kaming hayaan na kami ang kukuha ng security para sa iyo, wala ka naman palatiwala sa amin. Ikaw kumuha ng security mo. Kapatid na dyan, ano? Kasi nga, sabi niya nga diba kanina, hindi niya daw pinagkakatiwalaan yung mga Katoliko kaya siya marami nga daw mga lasenggero. E ngayon, kung tayo pa yung kukuha ng security laban sa darating na debate sa pagitan nilang dalawa ni kapatid na Romel A. Palma, eh baka sabihin niya naman na hindi ako dadalo dyan kasi sa inyong security yan, malamang yung security niyo pang kinuha, yun pa yung magsimula ng gulo. Tama ka dun kapatid. Kaya kapatid na Dino Diaz, kung ako sa'yo, kumuha ka na ng sarili mong security at si Brother Romel A. Palma na yung bahala sa permit. Ikaw kumuha ng security mo, siya si Romel Palma sa permit, ang mahalaga, matuloy ang harapang debate nyo. Okay ba sa'yo yun? No, matinig ka. Marami ka ng tama, kapatid na dyan doon. No? Yung mahalaga, matuloy ang harapang debate sa pagitan ni Nadino Diaz at Romel A. Palma. Yun ang pinakamalaga. Matuloy ang harapang debate ni nasagapagita ni Dino Diaz at Romel A. Palma. Good job, Tadjanlo. Matinig ka, natural, hindi okay. Bakit po? Kasi nga kayo, ulitin ko, kayo yung naghamon sa akin. Ay, hindi yan, bro. Ikaw yung naghamon, bro. Ikaw yung naghamon, sinungaling ka talaga. Marami akong beses na... Ito lang, kapatid. Nagtataka na talaga ako sa'yo, kapatid na Dino Diaz. Kanina sabi mo, okay na sa'yo yung makaharap itong si kapatid na Romel A. Palma sa harapang debate. Eh ngayon, parang big deal ba talaga sa'yo yung security, kapatid? Kasi kung kami yung kukuha ng security sa darating na debate nyo ni kapatid na Romel A. Palma, nako po kapatid, alanganin ka kapatid, kasi kung kami yung kukuha, delikado kasi baka sabihin mong bias yung kapatid. Marami akong beses na naghamon sa debate pero hindi kailanman nagkagulo ng ganyan. Ah, maniwala ka sa'yo. Ikaw, Romel, mukha. Ah, Brother Romel, ikaw, Brother Romel, sa tagal mo magkipag-debate in public, nagkaroon ba ng suntukan? Nagkagulo ba? Nagkaharap na kami ng Muslim, nagkaharap na kami ng Iglesia at iba pang sekta, kahit kailan walang nangyaring gulo. Yan. Magkakakilala bro, maliit ang katawan ko. Ako, nakikipag-debate ako sa Plaza Independencia. Talagang merong sigawan, pero walang kailangan sumugod sa amin doon sa gitna. Diyan bro, okay. Kaya nga sabi ko bro, dyan do, si Dino, mas mayo, mas maigi, kurutan na lang kasi nalaman talaga talaban yan. Ano na lang bro? Matagay ko yung bro, dyan rin. Bro, ganito ko lang pa ni Dino. Tatanungin ko na lang for clarification lang sa darating na debate natin ngayong 27 ng gabi. Gagamit ka ba? I-disregard muna yun si Romel Palma ngayon na hindi muna isasalang after the wait natin. I-disregard mo na lang ba yun? Hindi, bro. Malina yung sinabi ni Brother Wendell.
Si Romel Palma, bahala sa permit, ikaw bahala sa security mo. Total, ikaw ang walang tiwala sa amin, ikaw ang kumuha ng security mo. Eh paano, bakit kailangan mo pa ng security, kapatid? Kung talagang gusto mong ipahagi yung katotohanan sa lahat ng katauhan sa buong mundo, kapatid na Dino Diaz, huwag kang matakot isiliwalat ito, kapatid, sapagkat kapag ang katotohanan ang iyong dala, dapat wala kang kinakatakutan at lahat ay iyong babanggain para lang sa katotohanan na gusto mong iparating sa sangkatauhan, kapatid. Bago dyan, bago tayo dyan sa atin, kailangan maunawaan din ni Romel Palpan, no? Kasi kayo nag siya yung naghamon sa akin. Bro, sandali lang, huwag ka magsinungaling. Hindi ako naghamon sa iyo, bro. Ikaw ang naghamon sa akin, bro. Huwag ka magsinungaling. Yes. Ang daming nakikinig, huwag ka magsinungaling, bro. Hindi ako papayag yung magsinungaling ka dito. Ang hamon ko pa, so, ang hamon mo sa iyo, Romel Palma, makinig ka sa akin. Mm. No? Online live debate. Online live debate. Kaya pinatulang kita ng face to face. Namon ako sa face. Oo nga, kaya nga. Ede, ito yung hindi nakakaunawa pag live, no? Basta nung hindi mo naunawaan, bro. Kaya nga, tinanggap ko in face to face. Hindi nakakaunawa. Tinatanong kita ng ABCD, tinatanong mako ng 1, 2, 3. Sinasagot mako ng 1, 2, 3. Ah, hindi ka pala nakakaunawa. Malinaw yung ABCD yan, eh. Di ba? Hindi nakakaunawa. Unang-una, ang sabi ko sa'yo, online live debate. Online, online. Kaya nga sinabi ko sa iyo, hindi kita papatulan ng online, papatulan kita ng face-to-face dahil ikaw yung tagiliro rin. Diba? Dino, Dino Diaz, ano ba ang pinagkaiba ng online debate sa public debate? Kung ang iyong rason naman, kapatid, ay mas maraming nanonood dun sa online debate, kapatid na Dino Diaz, mas maigi po kasi na public debate yung, kapatid. Pwede naman nating i-online yun, kapatid, eh. Pwede namang i-live. Yun, kapatid. At saka pwede namang i-video yun. Pwede namang i-record yun. At saka i-repost natin sa YouTube, ng page, lahat ng social media po. Kung gusto mo talaga, kapatid, na maraming makapagpanood, mas maganda lang kasi yung, kapatid, na face-to-face debate. Kasi, kapatid na Dino Diaz, pag sa public debate, talagang dun mo makikita yung katotohanan. Kasi, kapatid, pag live, lalo na kung wala kang mukhang ipapakita, nako po, kapatid, hindi namin alam kung ano ba yung daya yung mangyayari dyan, kapatid. Dino Diaz, para patas yung public debate, humarap ka sa face-to-face public debate yung dalawa ni kapatid na Romel A. Palma. Kaya binigyan ko kayo ng schedule second week of March, di ba? Webes hanggang Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, na kayong mamili doon, iharap din si Palma at yung kondisyon natin, security, of course. Ay, gano'n na lang ba di Romel Palma? Gano'n na lang ba di Romel Palma? Total, wala siyang tiwala sa ating security. Ang siguraduhin mo na lang ang permit. Na kapag merong permit, kahit sinong pwedeng manggulo, pwedeng ipakulong. Hmm. Basta may permit, kahit sige. Sino na manggulo, bro, pwedeng ipakulong. Ano assure? Kaya nga, nagtatanong ko sa kanya noon. Kapag na Dino Diaz, yung kailangan lang talaga namin dito, i-compile sa'yo yung permit. Pag meron ng permit at hindi ka pa rin dumating, ibig sabihin dun, kapatid na Dino Diaz, talagang nababahag yung buntot mo. Hindi namin kailangang maghanap ng security dahil sinabi mo na sa amin na wala kang tiwala sa Katoliko. Kaya nga, kapatid na Dino Diaz, kung wala kang tiwala sa amin, so ibig sabihin hindi ka rin nagtitiwala sa security ang kukunin namin, kapatid. Logic lang, kapatid. Kaya kung gusto mo talaga na secure ka, kumuha ka ng sarili mong security, kapatid. Yun lang, kapatid. Yung permit, aasikasuhin daw na kapatid na Romel A. Palma at aasikasuhin mo yung security mo, kapatid. Kaya nga, nagtatanong ako sa kanya noon, anong assurance na pupunta siya? Baka mag-aksya lang ako ng oras ng panahon ko, tapos hindi siya sisipot. Anong assurance ko doon? Ito bro, tulad ito sa debate ng iglesia. Ito naman, at tulad sa debate ng iglesia, meron talagang debate conference, at sa pre-debate conference, magawa tayo ng kasunduan. Ang di sisipot sa debate, magbayad ng pwede 50,000 at yung pira na yan ay ang barangay kapitan, ang barangay captain ang magpapalit
tanggap muna, no? Para sigurado talagang haharap. Okay, so yan, brother Dino, na gawa ng notaryo na merong multa ang inisisipot, 50,000. Sige. O, papayag ako, kaya na dito na natin sa live pagkasunduan yung usapin. Para pagdating na doon, yan na nga, bro. Ang nagan. Kailangan ko sila pirmahan niya, bro, Dino. Kailangan ko ano yan, hindi ko pictures. Ang problema, bro, hindi sa hahanap ng pirmahan, bro. Hindi sa, ayaw ng pre-debate. Ayaw niya. Debate conference. Pipirmahan mo yan. Aksiyada ng oras. May notaryo yan, may notaryo. Ganito. Unang araw, no, Huwebes hanggang Biyernes, no, unang araw ito, magkakaroon tayo ng notaryo, no? Kinabukas, ano ba yan? Pag notaryo natin, insigida na ba talaga yan? Magkaroon na ng debate? O mag-serve? Hindi pa! Pag-uusapan nyo pa lang ang mga, ano, ang mga debate. O sige, pag-usapan natin yung debate. Basta kinabukasan agad, kasi ayaw ko masayangin yung ilang araw ko. Kinabukasan agad, debate agad. Kasi doon ako matutulog sa malapit. Ano masasabi mo doon? Na kung sino ang hindi makakadalo sa public debate nilang dalawa ay magmumulta ng 50,000 pesos. 'Yun kapatid, no? Pero wala pa kapatid, no? Magkakaroon pa sila ng pirmahan. Again, magkakaroon sila ng pirmahan na kung sino man ang hindi makakadalo sa public debate na magaganap sa second week of March ay magbabayad o magmumulta ng 50,000 pesos. Ayun, exciting na kapatid. Tuloy na ang debate sa pagitan ni Brother Romel E. Palma at ni kapatid na Dino Diaz. Ano masasabi mo doon, Bro Wendell? Kasi ikaw naman yung mas sanay dyan sa ano, sa process ng debate. Bro Romel, ang ibig niya sabihin, kung halimbawa ang napili mo na schedule to debate is Biyernes, kailangan pre-debate. Sa Webes ang pre-debate conference. Yan ang ibig sabihin. Para sa malapit na siya matulog, kinabukasan, pagising niya, yun na, debate na. Okay. Lapit na kami. Isang lakad lang. Okay sa'yo yun, Brother Romel. Parang na hindi pa yung conchip. Brother Romel, okay sa'yo yun? Sige, bro. Bro Wendell, okay ba yun? Kasi hindi ko kabisado. Okay yun? Sige, okay. Deal. Okay. Sige, second week of March. Gawin mo lahat ng para Romel, makakuha ka ng permit para matuloy ang inyong ano, ang inyong usapan ni ano ni Dino Diaz. By the way, buksan niyo, may tanong ko kay. Parang tuloy na talaga ang face-to-face public debate sa pagitan ni Dino Diaz at Romel A. Palma. So, napaka-exciting ang ganitong pangyayari, lalong-lalo na dito sa Iloilo, magaganap ang debating ito. So, Brother Romel A. Palma, asikasuhin niyo po sana ng maigi yung permit para po wala ng rason itong si kapatid na Dino Diaz na umurong sa inyong mismong oras ng debate. So, mga kapatid, taga-subaybay at taga-suporta ng programang Punto Por Punto, Katotohanan Ating Pag-usapan, Mr. Curious, ito po pala si Mr. 721 Catholic, isa po sa kanisihin inyong lingkod na wala po inyong suportahan. Bago nyo po ilisanin ang video ito, sana po inyo rin itong i-like, subscribe, and click the notification bell para laging kayong updated sa mga videos na gagawin natin tungkol sa ating pananampalataya. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all.